pasensya, residuo, walang lusot ang may retraso. Bisperas ng Pasko noong nakaraang taon, ang pinakamasayang araw sana para sa batang si Grace. Pero, napalitan ito ng takot. Isa kasi sa mga kamag-anak ng kanyang tiyugin ang pinagtangkaan daw siyang gakasain. Nagising na rin daw siya. Mabigat, may nakadagan sa kanya. Pagmulat daw ng mata, nakita niya daw po yung tao. Tapos sinahalikalikan daw siya dito. Hindi talaga nagpipipiglas daw siya. Hindi ginawa daw niya. Nung naitulak niya, napunta daw doon sa pinto. Tapos nag-iiyak daw yung anak ko. Ginawa daw nung tao, bumaba na daw nung ganon na naging nangangalangal na yung anak ko. Hindi ko alam na may masama na palang nangyari sa anak ko. Ganon pa. Hindi niyo pa pinaalam. Kaya pala nung time na yun, hindi na sa akin bumibitaw yung anak ko. Natatakot na siya. Tulog katabi ko na lagi. Hindi na umaalis sa akin. Nagkaroon na pala ng trauma. Hanggang nagalit ako. Sabi ko, i-demanda ko yan. Agad sinampakan ang kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act si Lupin. Pero agad siyang nakapagtago. Gusto ko po talaga mahuli na kasi natatakot yung anak ko eh. At nitong taon lang, ibinaba ng korte ang warrant of arrest laban kay Lupin na nakaharap sa kasong paglabag sa child abuse law. Kasama ang resibo, umaksyon ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detective and Special Operations Unit o CIDG, DSOU. Nang malaman ng mga otoridad ang kinaroroonan ng suspect, agad itong pinuntahan ng mga operatiba ng CIDG, DSOU. Katuwang ng CIDG, DSOU, ang mga kawani ng barangay ng Banaba sa San Mateo Rizal sa pagpaplano para masigurong walang takas si Lupin. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Agad nilang binaybay ang madilim na eskinita hanggang sa eyes on the target. Nabulabog ang tahimik na gabi ni Lupin. Pero wala na siyang kawala sa batas. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin o pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman sa Pilipinas. May karapatang kang kumuha ng iyong abogado na iyong napili. Naintindihan mo ba ang iyong mga karapatan? Ako, sir. Okay. Makasalan ako sa... Timbog ang suspect na si Lupin. Matapos ang halos 7 buwang pagtatago, natapos ang kanyang maniligayang araw. Nakausap ng resibo si Lupin. Mariin niyang itinanggi ang paratang laban sa kanya. Wala po, nagpapahan niyo mo kasi tsaka nagkanoan po amin ni ma'am yung kasalanan na hindi kanoan po dito. Kahit naman po sabihin nila na parang mababaan po yung sentensya sa akin. Mahirap po ma'am, mahirapan po yung kalooban ko. Gwapo na hindi kanoan po talaga ginawa mo. Yun lang po masasabi ko sa akin. Ano daw po kasi pagtatangon. Pagkakakuha doon kung gasa yung anak po nila na wala nang pangatotohan. Hindi naman po talaga. Kasi doon po yung tiyuhin niya. Wala po eh. Yun na po yun. Nalang po siguro yun. Alam mo yung impormasyon na binibigay ng community sa atin at siyempre sa tuling na rin ng media, napakalaga no? Kasi namulat or nakita nila na seryoso yung PNP, yung CIDG upang labanan, puksain yung mga gumagawa ng krimen. So dapat naman na pagdusahan nila yung nagawa nilang krimen. Sa bakas, nagbunga ang paghihintay ng pamilya ni Grace na mapanagot ang suspect. Masaya po ako at gusto ko po talagang mabigyan ng katarungan yung anak ko na kahit na ako eh wala kaming kakaya, wala kaming pera, talagang alam ko naman tutulungan ako ng gobyerno para maparusahan siya. Hindi ko po i-address yan. Tutuloy ko po kasi baka may iba pa siyang magawan. Naging bangungot man ang Pasko noong nakaraang taon para kay Grace, ang pagkakahuli sa suspect ngayon ang magsisilbing magandang regalo sa kanya, pati na rin sa kanyang pamilya. Susunod,
sa Malolos, Bulacan, ang maingay daw na inuman na uwi sa Rambulan sa video na ito. Makikita ang mga tao na nagkakagulo at maririnig ang sigawan at murahan. Isang babaeng nakabulagta sa sakit ang aakalaing tutulungan ng isang lalaki. Pero imbes na ibangon, muli niya itong ibinagsak sa semento. Aray ko po! Akala nung iba nakakakita ng video, tutulungan ako, yung pala ay babagsak pa ulo ko. Pero lashing na raw si Nora at siya pang araw ang naunang ng gulo. Curfew hour na po yun, ma'am. 9 to 10 na. Minumura ako dito sa Arab Princess. Minumura ako kasi ate matulog ka. Bigla ko sinampal ko. May ebidensya, resibo, walang nasot ang may retraso.